lahat ay magkakasama sa araw na ito upang sa pamamagitan ng lekturang paranal ay ating mas mapagyabong ang ating kaalaman patungkol sa ating tradisyon at isang yaman ng ating bayan, ang Flores de Maria at ang nagpasimula nito na si Padre Mariano Sevilla. At upang ating formal nating simulan ang pagdiriwang, aking inaanyayahan ang lahat na tumayo para sa pag-awit ng lupang hinirang na susundan ng panalangin ng pamana na pangungunahan ni Ginang Resurrection G. Villanueva, kasapi at lupon ng mga katiwala ng Kabisera Incorporated, at ito ay susundan ng pag-awit ng dalit ng Alin Samayo na pangungunahan ng St. Cecilia's at Angels of Mary's Choir. Pagpuklurin mo kami sa aming mithiin na maging kabisera ng kalinangan at pamanang bayan, ang minamahal naming Bulacan. Isinasamo namin ang lahat ng ito sa iyo, o Diyos na makapangyarihan, siya nawa. Tayo po ngayon ay pangungunahan ng St. Cecilia at Angels of Mary's Choir para sa pag-awit ng dalit ng Alay Samayo. Dalagang lumang mawa
Sa pamumuna sa ating panalangin at sa ating koro sa pag-awit ng dalit sa alay sa Mario. At upang tayo ay bigyan ng isang pambungad na pananalita at ng mensahe ng kanyang pagbati, aking masuyong tinatawagan dito sa ating harapan ang tagapangulo at lupo ng mga katiwala ng kabisera. Pasalubungan po natin ang masigabong palakpakan, Secretary Fortunato de la Peña. Magandang umaga sa ating lahat. Unang-una sa mga masapi ng Ingas, Caballeros de Maria, yung mga kasapi ngayon at yung mga kasapi ng araw. Yung mga kasapi ngayon nasa unahan, yung kasapi ng araw ay nandun sa likod, you know? Sa mga kasama natin, ang ating partner sa activity ngayon, ang Knights of Columbus, Mariano Sevilla Assembly. Pwede pong tumayo lang yung Mariano Sevilla Assembly. Palakpakan natin sila. Maraming salamat. At sa ating iba pang mga panauhin, lalo na yung mga nagagalik sa ating local government unit at iba pang samahan, pwede pong tumayo rin sila yung mga bisita natin ng mga kasapi ng local government. Pero ayun. Palakpakan po natin sila. Okay. Sa mga kumite ng kabisera, hindi ko na iisa-isa i-introduce. Okay? Nandito po sila sa unahan at iba na sa ulihan. Pangunguna ni President Gemma Santos. Gemma, si Patrick, si Alex, si Joey, nandito rin. Ang mga umawit na napakaganda, ang St. Cecilia Square, tumayo po sila. At si Amel. At bago umbatiin yung ating panauhing patanghal, siguro patatayoin ko na rin yung mga Ihas y Caballeros de Maria. Bata o matalita? So, sa aking panauhin, si Ivan Kendrick, magandang umaga sa iyo. At kami ay nasasabit na marinig kung ano ang mga na-discovery mo tungkol dito. Tatlong bagay gusto kong sabihin. Unang-una, natutuwa ako dahil dalawang taon na nakakaraan bago natapos ang termino namin sa pamahalaan ni Rodrigo Duterte, nandito ako at nagkaroon kami ng turnover ng mga proyekto ng DOST sa Bulacan, dito ginawa sa mga eskwelahan na ito. At
doon sa pagkakataon na yon ay marami kaming magkakasama na sabihin na natin magkakapanahon, ano? Nandoon sa gathering na yon ang dating mayor ng Bulacan, si Mayor Mary Elizabeth Villegas, no? At doon din si Pong Enriquez. Natatandaan ko, nagsalita ako na kung ako yung pagkapos na ng serbisyo sa gobyerno, siguro ipinatukol ko kay former Mayor Mary Villegas. Sabi ko, siguro naman pwede na tayong magkaroon ng panahon para mag-ukol sa heritage matters dito sa Bulacan. Kasi, pagkuha kami ng picture ni former Mayor Mary doon sa classroom namin ng grade 6. No? At nanariwa kami sa aming alaala na ito yung ating eskwelahan, dito tayo nag-aral, at 1960, ano ba yun? 1960 kami gumraduate dito. 64 years na kung ako kami nakaka-graduate dito. So, yung mga below 64 dito, wala pa doon, no? 1960 po kami graduate. At natutuwa ako kasi malaki na ang pinagbago, ano? Ito ay isa na ng integrated school. I'm very proud ako. Pangalawa po, siguro almost 2 years na inibitahan ako ni Perfecto Boy Martin na taga-Pampang at si ni Gemma, sabi nila ay mag-attend ako ng meeting ng Tinayong Kabisera Incorporated na Heritage Society ng Bulacan-Bulacan na natayo dahil nga sa aking pakiwati, nag-aalala tayo na baka malimutan na yung ating mga heritage, okay, sa Bulacan-Bulacan dahil ina-anticipate natin na magbago na ang kapaligiran, magkakaroon na ng airport, magiging modernong lugar na ang Bulacan-Bulacan. Baka by that time may McDonald's na ano sa Bulacan-Bulacan. But sumang-ayon ako agad dahil sabi ko, sige, talagang magandang objective yan na ma-preserve naman yung culture at yung iba pa nating heritage dito. May heritage, hindi lang naman kultura pinag-uusapan, pati yung mga natural, ano tawag dito, resources, physical resources, mga prominent personalities that we are proud dito sa Bulacan-Bulacan. Kaya nagkaroon na ng series of activities, ano? Merong grupo na in-charge sa lahat na may kinalaman sa simbahan. Merong grupo na may kinalaman sa cultural mapping. Merong grupo na may kinalaman sa kabataan. Merong grupo na, ano pa bang mga grupo, Tony Gemma natin, tungkol sa history, ano? Sa history. At kami ay nagkaroon ng ibang project. Pangalawang taon nang naglalabas ng kalendaryo ang kabisera na nag-feature sa mga magagandang alaala ng Bulacan-Bulacan. At ito ang pangalawang pagkakataon na merong activity na parang pinapangalan si Padre Mariano Sevilla. Alam niyo, hindi ko kilala si Padre Mariano Sevilla, basta ako, pag nagpupunta ako sa sementeryo, dumadalo doon ang mga magulang ko, nakikita ko yung isang lumang punto doon. Yan ho ang lidingan ni Miss Iran, yan ang teacher na matanda ng araw. No? Isa sa mga pioneer teachers ng Bulacan-Bulacan, si Miss Solidad Iran, maliit siyang babae na napaka-stricto daw doon. No? Ngayon, doon sa kanyang lidingan na luma, maraming pangalan magkakasamang nakilidingan. Kasama si Padre Mariano Sevilla. So sabi ko, siguro magkakamag-anak ito kasi isang libingan lang sila. Mga Ireland, Sevilla, Pagya, okay, magkakasama doon sa libingan na yun. Kaya nung nagkakaroon na ng diskusyon sa kabisera, yung prominente personalities in Bulacan history na nakita ko yung Padre Mariano Sevilla. Yan pala ay isa sa mga prominente na ibayani ng Bulacan-Bulacan, no? At napag-alaman ko,
bukod sa mga iba pang pangalan na nabanggit, si Padre Mariano Sevilla ay isa sa mga progresibong miyembro ng kaparean, Pilipino kaparean noong panahon nila. He was born in 1939. So, during the time when the three martyrs of Bursa were executed, he must be around 33 years old. And sa writing sa history, si Padre Mariano Sevilla ay kasamahan nilang ng Bursa. Pero siya ay pinatapon sa Marianas, no? At nung siya naman ay nagbalik na, nag-concentrate na si Padre Mariano Sevilla sa mga scholarly works, no? Yung pagsulat niya, iba't ibang mga artikulo tungkol sa iba't ibang topic, no? Yung iba may kinalaman sa relihiyon, yung iba may kinalaman sa sa kasaysayan, at iba't iba pa. Okay? Mas alam siguro ni Brother Kendrick ang kanyang naging buhay. At medyo mahaba ang naging buhay niya, no? Namatay siya noong 1923. Kaya noong November, ano pa pensa tayo? November 2023, nagkaroon ng activity ang Kabisera at Knights of Columbus sa Mariano Sevilla Assembly, na ang ginawa lang naman ay inilipat yung rebulto ni Padre Mariano Sevilla at ni Padre Mariano Pilakil na nakaharap doon sa bakit ng pare, inilipat doon sa tapat ng parang pinakakumbento na ngayon at nakaharap na dito sa gawin ng patio. At sa pagkakataon na yun, ang naging panauhin natin ay ang obispo ng Malolos na nagulat ako kasi siguro nag-research din siya. Ang ganda ng mga kwento niya tungkol sa Torres de Mayo. At ito, palagay ko, ay maaf din naman sa kanilang mga practices sa Cebu at sa Kabisayaan. No? So, meron silang ibang kakaiba rin mga ginagawa na hindi eksakto-eksakto ng ating pagsiselebrate ng Flores de Maria. Ang huli kong sasabihin ay ang personal kong attachment sa Flores de Mayo o Flores de Maria. Kasi nung bata kami, ako yung aral ako sa public school, ang aming katesismo ay ginawa sa bahay. Ano? Ang teacher namin ay si Pilipining Esther Reyes. No? Isa siyang retiradong maestra at tatlo kaming tinuturoan ng katekisim. Nakalimutan ko akong bilahin si si Dito Dalistan. Kasi yung kambal, si Dito Dalistan at si Manting Dalistan, kami tatlo, tinuturoan ng katekisim, Sabado, in preparation for Holy Communion. No? Yung teacher namin ay magandang alamahanin yung kanyang itsura. Kasi pag tinuturoan niya kami ng katekisim sa Sabado, nakakurtodo saya siya at yung parang Pilipina. No? Kaya pag naalala ko yung itsura niya ngayon, natutuwa ako. May mga apat kami kasama na hindi naman sa katekisim, pero kami yung sabihin na natin taon-taon, bumubuo ng 31 araw ng pag-aalay. Ako, si Dito Dalistan, si Manding Dalistan, at si Jorge Cardenas. Apat kami na nandyan lang at kami nag-aalay tuwing alas 5 ng hapon, kaya kabisado ko po yung tono nito eh. Oo. Kaya kabisado namin yan. At natatanda ako, noon may mga kabalyeros na mas matatanda na sa akin, sila Torre Hilo, yung mga ganun. And pagka-piesta ng Ihas, ay nandiyan na yung mga magagandang anghel na nagpaparada. No? Natatandaan ko noon kasi ang mga kapatid kong babae ay miyembro din ng Ihas de Maria. Ano? At kapatid pala yung asawa ko ay miyembro din ng Ihas de Maria, si Maritim Panson. Ngayon, ang natatandaan ko sa kanila, ito yung panahong 1960s, early 1960s.
yung mga ihas, hindi naman sa ako'y nagkikriticize na sa itsura ng mga ihas ni Maria ngayon, pero sila, pagka paalay, ayun pala, makaayos kayo. Ayan, nakaputi sila, magandang damit, pero hindi sila naka-rubber shoes. Sila ay naka-high heels. Naka-high heels sila. Kaya para sila mga fashion model, yung mga may paalay. Ano? Talaga namang hanga-hanga silang tingnan. Anyway, yun po ang karanasan ko dyan. Nung kami naman ang naging kabalyeros na, ang paulo namin ay si Noni, si Ramon Hernandez, kasama namin si Philip Banson, na naging brother-in-law ko, sila Lito Enriquez, sila Juan Pidilino, kami yung ikang magkakapanahon. No? Pero ang katumbas namin sa Ihas de Maria, hindi ko naman nagtapos sino, basta ang aming katulong sa activities, eh si Tita Pian Aso at si Tita Lodi Hernandez at si Tita Esther Coronel. Matatanda sila sa amin pero sila talaga yung very active ano, dyan sa pangangasiwa ng mga programa. And finally, nung kami ay medyo nagkaedad na rin, nag-recruit na kami ng mga bagong kabalyeros. Ano? At pinalad tayo ngayong umaga dahil tatlo sa kanila ay nakarating. Ano? Nandito po ang isang dating pangulo ng Caballeros de Maria na sabi niya, ako daw nag-recruit. Totoo yun. Si Engineer Marcelino Noli Garcia. Noli, pakita ka naman. Ayan. Ayan. Okay. Noli, successful engineer and businessman. Nandito din po si General Enrico Salapo. Caballeros de Maria. Yung panahon nila. Okay? At ang isa pa ay si naging pangulo natin ba Edmond? Naging pangulo din ng Caballeros de Maria si Attorney Edmond Reyes. Kayo naman eh. Okay. Yung iba po ay siya ng mapapunta rito at malalayo ang kinalalagyan nila, pero ako'y tuwa-tuwa at nag-respond si Noni, si Rico at saka si Edmond. Diyan ko lang po tatapusin ang aking pananalita. Basta ako ay natutuwa dahil maraming dumalo at narinig ko yung magandang kanta at saka nandito ang ating mga kabataan ngayon na siyang miyembro ng IHAS y Caballeros de Maria. Mabuhay tayo lahat. Muli po maraming salamat Secretary Fortunato de la Peña para sa maingit at napakamakabuluhang pambungad na pananalita. Muli po aming kinikilala ang pagdating ng ating mga panauhin mula sa iba't ibang mga samahang pambayan, mga kinatawan mula sa ating pamahalaan at mga kasapi ng iba't ibang mga organisasyon at ministeryong pangsimbahan, mga guro at mag-aaral. Sa punto pong ito, tayo ay dadahuna sa rurok ng ating pagdiriwang at ang dahilan ng ating pagsasama-sama sa araw na ito, ang lektura patungkol sa Flores de Maria at si Padre Mariano Sevilla. At upang ipakilala ang ating panauhing tagapagsalita, aking masuyong tinatawagan ang isa sa mga kasapi ng kabisera, Ginoong Alexander M. Villaluz. Ave Maria Purissima. Isang magandang araw po sa ating lahat at isa pong karangalan na ipakilala ko po ang ating tagapagsalita para po sa umaga pong ito. So, para po sa ating panauhing tagapagsalita, siya po ay kasalukuyang lay secretary at head ng Research and Documentation Committee ng Association of Catholic Shrines and Pilgrimages or ACSP sa ilalim ng CBCP Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People. Isa po siyang lay Catholic theologian at manunulat mula sa Diocese of Malolos. Isang tagapanguna at tagapagsulong bilang isang konsultant ng maraming mga dambana at basilika sa Pilipinas. Magpangalan po kayo ng shrine dito sa Pilipinas, imposible hindi po mababanggit ang ating pong tagapagsalita. Siya po ang tagapanguna sa marami po sa mga ito.
Siya po ay nagtapos ng Pontifical Licentiate in Sacred Theology Major in Church History with a Civil MA equivalent Magna Cum Laude sa Pontifical and Royal University of Santo Tomas, Manila noong 2022. Kasalukuyang nasa ilalim ng programang Doctorate in Sacred Theology sa parehong pamantasan. Manunulat ng aklat na The Role of Shrines in View of New Evangelization, Pope Francis Theology in Shrines and Pilgrimages Applied in Philippine Context, published by Claritian Communication Foundation Incorporated noong 2021. At dahil sa sobrang demand ng aklat na ito, ay nagkaroon ng second edition noong 2023. Siya rin po ay co-author ng isang bagong lathalaing aklat na may titulong Holy Mother Virgin Helper Queen, a symbolical, theological, historical, and devotional look into the Litany of the Blessed Virgin of Loreto. Kasalukuyang Assistant Professorial Lecturer 4 sa San Beda College, Alabang, Muntinlupa City. Isang kaibigan at isang mentor, mga kapatid. Walang iba kung ang ating pong panauhing tagapagsalita, Brother Kendrick Ivan B. Panibay. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabit lang po niya po ng ating PowerPoint. Okay. So, muli po. Good morning. Marami po siguro sa mga taga-simbahan po dito ay kilala na po ako kasi siyempre po ay marami po tayong ginawa noon sa Bulacan-Bulacan ng mga nakaraang taon. And kasama na po doon yung in-apply po natin ang inyo pong simbahan bilang Diocesan Shrine noong pong taong 2020. Okay. So, buti po naaalala niyo pa. Okay. At isa po sa mga naging dahilan kung bakit po kayo naging shrine ay dahil po ito pong gambanan po ng Bulacan-Bulacan ay naging tahanan po ng maraming mga Marian devotions. Kasama na po dito syempre itong Flores de Mayo. Narayan din po syempre yung devotion po natin sa Mahal na Biyernes ng Asunsyon na pinagdiriwang po natin tuwing Agosto. At syempre po narayan din po yung naging presence din po ni Father Mariano Pilatil na siya naman po naging editor po ng Pasyon. At doon po sa Pasyon, nandun po ang devotion sa Mahal na Biyernes po ng Dolorosa. So ito pong mga evidences po na ito sa pagdaan ng panahon na naging dahilan po ba na dinishrine po ang Bulacan-Bulacan. Kumbaga hindi lang po siya nakasentro sa isang titulo kundi dahil siya po ay tahanan ng mga devotion sa Mahal na Birheng Maria. Ngayon po, ito pong aking ibibigay po ay galing po dito sa aking po thesis kung ako po ay nag-licensure sa UST. Kasi ang sabi po sa akin ni Bishop, maganda mag-provide tayo ng something historical about Mama Mary. At ito nga po ang naging bunga nito. Ito pong pagsasaliksik tungkol po kay Father Mariano Sevilla. At ngayon po, magbibigay po ko ng ilang mga detalye. Siyempre po, una sa buhay niya. Pangalawa po, sa ano po yung naging konteksto niya dito sa Pilipinas, sa simbahan, at syempre po pabuli ay kung ano po yung contribution na binigay niya sa atin dito sa ating bayan at simbahan. So, una po, kailangan po tayong magkaroon ng kabuong kasaysayan. Ano ba itong May Flower Devotion? Ano ba itong May Marian Month na ito? Bakit pa meron tayo yan? At syempre, ilinawin po natin ilang bagay tungkol sa turo ng simbahan na may kinalaman po sa bagay na ito. At kung ano po ang kinalaman dito ni Father Mariano Sevilla. So kagaya nga po nung binagay po ni Secretary last November, nagkaroon po tayo ng celebration ng 100th death anniversary ni Father Mariano Sevilla noong po 2023. At nagkaroon po ito ng pag-install po ng marker ng National Historical Commission of the Philippines. Kung titingnan po natin, ito pong marker po na ito, syempre po ako naman po hindi po taga-NHI, po yung outsider. Pero
base po sa historical research na meron po tayo, syempre, hindi po lahat ng mga bagay dito ay posible pong tingnan ng mabuti. Kaya po, kumbaga, sa mundo po ito, pwede ko pong sabihin na meron pong ilang mga bagay na kailangan pong ayusin dito po sa marker na ito. Bakit po? Kasi po, yung detalye po ng marker na ito ay galing po sa aklat na Filipinos in History Volume 2 ng National Historical Institute na pinrodus po noong 1990. So, meron po siyang listahan ng iba't ibang mga tao in alphabetical order. So, kagaya po nito dito sa Volume 2, nandun po si Mariana Sevilla sa page 208. Ito po yon. Yan po yung kabuuan nung nandun sa account. Kaso po may problema po tayo. Ano po yun? Kapag ganitin niyo po itong libro na ito, wala po siyang bibliography. Ibig sabihin, pwede pong nakalagay po diyan lahat ng detalye nito, pero hindi po natin alam saan nila kinuha. Okay. So, yun po ang problema natin dito. So, dahil po doon, noong po ako po ay nag-research, while doing the thesis at UST, this is my thesis advisor. He's also a Bulakenyo priest, Father Louis Coronel, OP. He's currently the Secretary General of UST. So siya po ang aking advisor. At ang ginawa po namin, Father Louis, ay talagang tinignan po namin, ang hinalangkat po namin, eh, hindi po yung kung ano lang po yung mga nakasulat sa libro. Ang hinalang po namin ay first-hand sources. Yung mismo mga dokumento na nagsasaad po ng mga bagay na may kinalaman po sa taong ito. Kaya po, ito pong ating po pagsusuri ng mga dokumento pansimbahan, ito po ay iniligay po namin sa tatlong stage. Medyo mabigat po ah. Sa German po kasi ito nang galing. So, ang tawag po sa approach na ito ay interpretation of text. So, meron po tayo sits im Leben der Persona. Pagtingin po dun sa tao, sa karakter, sa buhay niya, sa nangyari sa kanya. Sits im Leben der Kirche. Ano ang naging sitwasyon ng simbahan noong panahon niya? Bakit ganun ang nangyari sa kanya? At sits im Leben der Texte. Ibig sabihin po, ano yung isinulat niya at ano yung naging ambag nito sa kasaysayan. So ito pong tatlong ito ang pagbabatayan po natin ng lahat po ng itatakan natin ngayon dito. At sabi ko nga po, we're going to separate things kasi we're going to divide primary sources and secondary sources. Pag sinabi po natin dito primary sources, ito po yung mga galing sa archives. Hindi po galing sa mga published na po na libro. Ibig sabihin, ngayon pa lang din po nakita itong mga sulat po na ito. Ngayon, ito pong secondary sources, ito po yung mga alam natin ngayon, gaya ng mga aklat po ni Mariano Santos, mga aklat po na ginawa po ng iba pong mga local historian. Kaso syempre po, kapag tinignan po natin itong mga ito, dapat alamin natin saan po ninyo kinuha yung information. Kaya po, babalik po tayo dun sa primary sources. So, simulan po natin. So, ayon po sa record po ni Father Mariano Sevilla, ito po ay galing po sa Libro del Gobierno de Archdiocesis de Manila. So, ito po yung governing book records ng Archdiocese of Manila. Siya po ay pinanganak po kay Tomas Sevilla na taga Malabon at Paulina Villena na taga Bulacan. So, ayon kay Mariano Santos, taga Santa Ines po siya. Pero wala pong ibang record na nakalagay po na taga Santa Ines po siya. Pero si Mariano Santos po nagsabi na taga Santa Ines po siya. Ngayon, sabi po dito, siya po ay in-identify bilang mestizo de sangre. In short, siya po ay Chinoy. O, di ba, no? Then, according po sa kanyang genealogy na binigay po ng record na iyon, so, sa Sevilla clan po ay si Don Juan Sevilla ay kinasal kay Doña Lucinda Adriano at anak po nila si Don Tomas. Tapos sa Villena naman po si Don Jose Villena, pinakasalan si Doña Martina Sevilla at naging anak po nila si Doña Paulina Villena.
Antion po ang magulang ni Mariano Cecilia. So, ayan. First problem, kailan po siya pinanganak? Ayan, okay. Kasi po, nakalagay sa marker natin ay November 12. November 12 ang nakalagay po sa marker. Kasi yun po yung nakalagay sa Filipinos in History. Ngayon po, dito po sa petsa number 2 ay number 3 nakalagay November 11 and November 12. November 11, nakalagay po ito sa aklat po ni Mariano Santos na Aklat ng Bayang Bulacan. 2001, page 27. Kaya po, ito po yung nailagay ng Knights of Columbus dun sa unang marker bago po pinalitan yung marker ng nakaraang taon. November 11. Ngayon, nung pong November 12 naman, kahit po dun sa libro na Filipinos in History noong 1990, siguro po nakita po ito ni Mariano Santos. No, binundos naman po niya yung libro niya na Dalit ang Salto ng Bulacan noong 2007, pinalitan niya. Ginawa niya November 12. Di po ako si Mariano Santos, hindi ko po siya na-meet, pero binasa ko po yung sa isinulat niya. Kasi nakaiwan po siya ng writings. So doon lang po tayo mga base. Kumbaga, this is not a criticism of him or any other character in this profile. Pero, meron pong isa dito sa tatlong ito na nanggaling po sa archives. Ano po yun? Yung pong November 10, 1839. Ngayon, bakit po mahalaga po ito? Itong ginawa po ni Archbishop Gregorio Meliton Martinez. Kasi po, siya po yung nag-ordain kay Sevilla. In short po, ito po yung personal na record ng Archbishop sa kanyang pari. At syempre, para po meron po tayo mas magandang tingin, ito po yun. Yan po yung papel. Okay. That is Archbishop Gregorio Martinez and that is the page, the exact page of the record of Father Sevilla. Ayun po, Presbitero Dr. Mariano Sevilla. Now, it says here that he was born on May 10. Yes, de Nobyembre. November. Okay. So, ibig sabihin po noon, ito po ang pagbabasihan ko personally sa birthday niya. Bakit? Kasi ito yung first-hand source. Ito ay sinulat mismo ng tao ng panahon iyon na nagsasabi na ito yung kanyang birthday. Tama po, no? So, yan po ang dahilan kung bakit yan po ang nire-recognize po namin sa simbahan na birthday niya. Hindi po November 12. Ngayon, may sinasabi pong kwento, ito ay secondary sources din po, na noon daw pong nangyari itong kapanganakan ni Sevilla, nag-build pilgrimage daw po sila papuntang Cavite sa tambanan ng Mahal na Birhen po ng Porta Vaga. Ngayon, kailan po ang kapistahan ng Birhen ng Porta Vaga? Second Sunday of November. Ngayon po, kapag tinignan niyo po yung kalendaryong November 1839, so ang piyesta po ay mula November 10 hanggang November 17, tatapat po yung November 10 sa second Sunday of November. Ngayon po, hindi po natin alam yung nag-transpire dyan. Posible pong sila po ay nahirapan po, papunta doon, etc. Hindi po natin alam kung yung unang araw ba talaga, pangalawang araw. Pero, kung babasihin po natin yung nakalagay sa dokumento, doon sa senaryo po na sinasabi natin na nagbibilgrimage sila, ang pinakamaganda po petsa talaga ay November 10. Ngayon, baka po sabihin ninyo, eh baka naman po may makita pa po tayong ibang record si Mariano Sevilla, like may birth certificate po siya. Posible po. Kaso ang problema po, wala po tayong record nun. Then, pinacertify na rin po natin sa National Archives of the Philippines na wala pong record nun. Ayan, so meron po tayong pirmado po na document from them. Ngayon, ang konteksto po ng lahat ng susunod po na detalye ay tungkol po sa pagkabari ni Mariano Sevilla. Kasi noong pong panahon ng mga unang pare, di ba po ngayon po ay deacon, priest, bishop. Tatlo lang. Dati po, ayan, meron pa pong
porter, lector, exorcist, acolyte, sub-deacon, deacon, priest, bishop. Okay, so lahat po yan may record. Nagsimula po tayo dun sa pinakauna, yung tonsure. Yung tonsure po, ito po yung pinakaunang stage ng lahat po nung mga degrees po ng priesthood. Ito po yung tinatastas po yung pinaka-tok-tok dito. Bakit po ginagawa iyon? Para po pumangit po yung pare. Para hindi po mahalina ng limang unong. Diba? Kumbaga, ito po yung sign po ng kanyang commitment. Ganun po yung sabihin. O, kaya yan po, no? Habang nagtatagal po, lalo po siyang nawawala. Ayan. So, base po dito, nung kung bata po si Mariano Sevilla, sa Bulacan po, siya po ay nakasay sa Santa Ynez. Tapos, kapag po sila po ay namamangka papuntang Maynila, doon po ang bahay nila sa Calle Pacheco sa Tondo. So, noong po August 23, 1859, high school po nito si Mariano Sevilla, kinonfirm po ni Father Jose Gonzalez, ang rektor po ng Letran, na siya po ay student of Letran. So, doon po siya sa Letran nag-aral ng high school. Iba po yung paaralan doon sa dormitory. Yung dormitory, doon yung parang coronation house, parang seminaryo. Iba yung aralan doon sa tulugan. So, saan po natutulog? Doon po sa Colegio de San Jose, which we now know as San Jose Seminary. So, habang natutulog po siya sa San Jose, under formation, nag-aaral po siya sa Letran. Then, September 1959, ang parish priest niyo po noon na si Father Francisco Royo ay nagbigay po ng certificate of confirmation para makatanggap po si Sevilla ng tonsure. So, doon na po nagsimula yung kanyang journey papuntang pagiging isang pari. So, natanggap niya tonsure September 23, 1859. Ito po yung certificate ni Father Royo. Then, pagdating ng 1860 at 1862, medyo mas bumilis na. Nagkaroon na po siya ng minor orders noong 1860. Sunod-sunod din natanggap yung porter, exorcist, lector, acolyte. Tapos, for subdeaconate na siya ng 1862. Noong 1861, natanggap po niya yung kanyang degree, philosophy and theology. Sabay. Sabay po niya kayo, ha? So, ibig sabihin po, hindi po siya katulad natin na nagsunod siya na masyado siyang magaling, kaya sabay-sabay. Ibig sabihin na niya ginawa lahat. No. Then, November 26, 1862, meron po siyang spiritual director, si Father Ildefonso Moral, isa pong Vincentian. Noong pong panahon po na dumating ng mga Vincentian, yung mga Padres Paules, sila po yung may hawak ngayon sa Adamson University. Sila po ay may specific po na trabaho at yun po ay maging pari po ng seminaryo. So, nung dumating po sila dito noong 1862, yun po agad ang kinasikaso nila, yung ordination po ni Father Mariano Sevilla, kasama po yung kanyang mga kabatch. Nung time po na yun, meron na pong seminaryo, major seminary, at yun po yung current po natin na alam na San Carlos Seminary. Pero para lang po maintindihan po natin, di ba alam po natin San Carlos nasa Makati, San Jose nasa Quezon City. Noong panahon po na to, lahat po yun nasa Intramuros. So ibig sabihin, hindi pa hiwa-hiwalay itong mga houses na ito. Lahat po yun nandun lang sa Intramuros. So lakad-lakad lang po talaga lahat ito. Pati UST. Yes po, pati po UST. So lahat po yan nasa isang lugar lang. So this is the certificate ng confirmation ni Father Ildefonso Moral para siya ay ordained. Then, inordain na po siya sub-deacon and deacon September 20 and December 20 of 1862. Then, next year, February 10, 1863, sinulat po niya yung kanyang letter of intent para mapa-ordain na pare. Inordinate siya noong February 28, 1863. Ang kanyang first assignment ay for halos ilang months lang, April to July 1863, as coadjutor priest of San Juan de Dios, yung buong parokya po sa San Rafael. So yan po ang mga unang, unang taon in the priesthood. So ito po yung letter of intent, tapos ito po yung certificate of ordination. So ibig sabihin, lahat po yan ay may papel.
So yung buong buhay po niya technically ay documented na po. Kaya po kahit pa paano, medyo mas magkakaroon po tayo ng linaw sa mga ginagawa po niya sa kanya po ministeryo. Now, dito po may nakalagay dito na September 1864 passed the exams to be the parish priest or the cura. Noong araw po kasi kailangan mong mag-exam para maging parish priest. Kapag hindi ka pumasa, hindi na pwede maging parish priest. Ngayon dito, sabi po dito, pumasa po siya bilang parish priest po ng Lian noong September 1864. Tapos noong 1868, pumasa din po siya bilang parish priest ng San Rafael. Kaso parehas po hindi nabigay sa kanya. Bakit? Noong panahon po na ito, 1860s, dito po yung tinatawag po natin na de-secularization. So, 1700s is secularization. Ibig sabihin, pinapalitan po yung mga religyosong pare, yung mga praile ng mga paring Pilipino. Kaso, ito pong 1860s po ay de-secularization. Pinapalitan naman po yung mga sekular na pare ng mga praile. Bakit? Kasi po, ito po yung panahon nagsimula po ang rebellion ng mga ibang bansa laban sa Espanya. Umalas ang Mexico, umalas ang Bolivia, umalas ang Venezuela, umalas ang Brazil. At ang mga una pong nagrevolusyon doon ay mga pare. Kaya po, natakot po ang mga pamahalang kolonyal ng Pilipinas doon, wala po silang tiwala sa mga paring Pilipino. Kahit alam po natin na noong panahon na yun, they're as loyal to the Spaniards as blood. Loyal po talaga sila sa mga Spaniards. Pero hindi po nila ginawa yun kasi takot po sila. Takot po ang mga Kastila. Kaya napansin po ninyo, February 23, 1868, pinangarap po niya maging kura ng San Rafael kasi na-assign po siya doon. Pero hindi po binigay sa kanya kasi kinuha po ng mga Agustino. Para po hindi po maging kura doon ang Pilipino. So may mga ganun po tayong situation. So ano po ang ginawa ng Archbishop? Archbishop Martinez actually was pro-secular priests. Gusto niya yung magkaroon ng maraming Pilipinong pare. Pero dahil na nagkakaroon po ng conflict between the secular priests and the religious priests, ang nangyari po, na-assign po siya sa iba't ibang mga medyo kakaiba na assignment. So ano-ano po yun? October 1864, siya po yung naging chaplain ng ospital. So siya po yung nag-chaplain po sa mga na-disgrasya po ng mga sundalo, yung po mga naapektuhan po ng lindol. Kasi towards this period, 1863, nagkaroon po ng matinding lindol sa Maynila. Gumuho po ang Manila Cathedral. At doon po naman tayo si Father Pedro Pelaez na makapanood po doon sa bumbursa na pelikula. So, ito po yung panahon na yun. So, kinailangan po si Father Sevilla sa Maynila kasi siya po yung nagmamanage po noong ospital. Habang hinihintay pong dumating yung mga Vincentians na mag-aalaga po doon sa ospital. Then, upon June 5, 1868, Archbishop Martinez assigned Sevilla as professor and then as secretary of San Jose. Yung pong seminaryo, siya po ay naging chancellor. Kumbaga, siya po yung registrar in charge sa mga documents ng pong institution. So parang ang nangyari po, sa panahon po natin ngayon, siya po ay naging paring pang school. Hindi po pang parokya. So, naging parent pang school po siya. Kaya habang siya po ay nagtuturo at habang siya po ay nandun sa eskwelahan, so ang ginawa po niya, nag-aaral din siya. Kasi syempre, tinake na lang din niya yung pagkakataon na siya po ay makapag-aral pa. So, nag-licensiate po siya noong 1869 at nagkaroon po siya ng doctorate in civil theology noong 1871. Kaso, noong sumunod na taon, may nangyari po. January 20, 1872. Nagkaroon po ng piyesta sa San Sebastian sa Maynila. Meron pong paputok. Noong pong paputok, akala po ng mga sundalo ay yun po ay revolusyon. Kaya po, nagkaroon ng Cavite Mutiny. At nangyari nga po yun noong January 20. Dahil nga po, alam naman po ninyo, sinabi ko sa inyo, medyo panic mode
ang mga pastila ng panahon na yon dahil na ayaw po nilang magkaroon ng revolusyon, ang una po nilang hinanap at inugis after nagkaroon ng mutiny ay ang mga pare. So, January 23 ay nakulong po si Sevilla kasama po ang ilang mga paring sekular. If I'm not mistaken, around 7 po sila. Then March 12, nagkaroon po ng appeal si Sevilla, si Father Basa at saka po si Father Villanueva kay Governor General Rafael Izquierdo para sila po ibigay ng pardon. Kaso dahil po si Governor General Rafael Izquierdo po ay Mason, very anti-Catholic, anti-priest, ay hindi po nabibigay yun. So ano po ang mangyari? May record po tayo from the National Archives. So ito po yung listahan ng lahat po ng ipinadala sa Marianas. So yan po. Meron po tayong mga pari na kasama po doon sa listahan na sila po ay dinala doon. Tapos makikita niyo po yung pangalan ni Father Mariano Sevilla. Ang nakalagay po ay number 2. Ibig sabihin po, dalawang taon po siya nakakulong. Yung mga iba po, makikita po ninyo, medyo mas matagal. 10 years, 6 years, 8 years. Si Mariano Sevilla po, isa po doon sa mga naswerte. Kasi po ay dalawang taon lang. Yeah. So, ayun po. No? Ay, meron po Toribio del Pilar. Ayun po. Okay. So, Sevilla boarded the ship named Flores de Maria to the Marianas for 2 years from March 14, 1872 at pinabalik po siya noong 1874. So, pagbalik po niya ng 1874, medyo nagbago na po ang lahat. Dahil nga po sa panic po ng mga Kastila laban po sa mga Pilipino, ayaw po na nila na maraming nag-aaral ng Pilipino. So, noong 1874, pinagbawal po ang mga Pilipinong pare na mag-doctoral at masteral. So, ban po ang mga pare na Pilipino na mag-aral. So, ano po ang ginawa ni Mariano Sevilla? Naghanap po siya ng something new. It so happens na noong 1865, noon lang po nagkaroon ng high school na maayos dito sa Pilipinas. So yung high school po na alam natin before 1865 dito sa Pilipinas, technically elementary lang po talaga yon. Yung totoong high school na meron pong subjects in arts, math, science, etc. ay ipinakilala lang po sa Pilipinas noong 1865, no? Very late. So yun po ang ginawa ni Sevilla. So from 1877 hanggang 1896 po, siya po ay naging isang high school teacher. Profesor de Segunda Enseñanza. Yun po ang tawag. Pero nung panahon po na yun, huwag niyo po mamalitin ang magiging high school teacher kasi nga, that time, ito po ay maako. Kumbaga, pioneers po siya, kasama po siya sa pioneers ng secondary education. So ito po yung kanyang ini-edit po noon na ano, na work, yung Apostolado de la Prensa, kung saan siya po yung editor-in-chief. At ito po yung manual ng secondary education na inaral po nila noong 1867. So, pagdating po ng Philippine Revolution against the Spaniards, so nagkaroon po ng Malolos Congress, sinasabi po na si Mariano Sevilla ay nag-participate sa nasabing Congress, pero wala pa po tayong document na nakikita na siya talaga ay naroon. Ano lang po ang meron tayo? Yung pong istatwa po sa Alayaan Tree. Na nagsasabi na siya po ay naroon. Wala po po akong makita documentary evidence sa Malolos Congress na naroon po siya. Pero most likely po, baka po naroon po siya in a advisory capacity. Kumbaga binubulungan yung mga delegates. Pero siya mismo ay wala rin doon sa mismong plenaryo. Then, noong pong October 1998, nag-found po si President Aguinaldo ng isang university, yung Universidad Literaria de Filipinas, na iniklaim po ngayon ata na parang ang successor po sila noon. So, nagturo po doon si Mariano Sevilla ng Canon Law. Ito po isang pamaganda, noong 1900,
yung po, isa po sa kanyang mga kamag-anak, si Rosa Sevilla y Alvero, ay nagbukas po ng kauna-unahang women's school. Tapos, co-founder po doon si Mariano Sevilla. Then, noong pong 1901, sinakop po tayo ng mga Amerikano na exile po ulit si Sevilla. So, ito po yung monument. Ayan, ayun po siya. Nakaupo na yun, sabi, siya po yun. Tapos, ito po yung program ng Institute for Women sa Cayuman, Tondo, Manila na tinayo po ng kanyang pamangkin, si Rosa Sevilla Alder. So, 1 month lang po siya sa Marianas, so second time, kasi po ay, siya po ay nangako na po sa bandila ng Amerika. So, kailangan po yun, requirement daw po yun. So, nakabalik po siya, 1901, tapos inassign na po siya for the first time and the last as parish priest sa Hagunoy, sa parish of St. Anne, kung saan doon po siya mag-i-stay for 2 decades. So, 2 decades po siya doon na pura paroko. So, naging encargado, so parang parish administrator, parang 1901, 1902, naging parish priest. So, marami pa po siya natanggap na iba po mga pwesto during that time kasi he's really a very hardworking priest. So, 1906, vicar foray ng buong Bulacan, buong probinsya po natin yon sa vicarie. Then, naging fiscal sa canonical tribunal because he knows canon law. Although, hindi niya natapos, hindi siya nakapagkaroon ng degree in canon law kasi nga, pinagbawal ng time na yon. So, during the first Synod of Manila of 1911, so, ayan po siya, kasama po siya dun sa commission heads as vicar foreign. Then, naging synodal examiner noong 1911, so, siya po yung nagsusuri sa mga ordinahan ng pari. Nag-celebrate po siya ng 50 years, so, pong February 6, 1913, at yun po ay special na occasion kasi naroon po ang apostolic nuncio, si Giuseppe Petrelli. 1913, binigyan po siya ng titulo na Prelato Domestico de Su Santidad or Domestic Prelate of His Holiness. Ngayon po, ang tawag po doon ay HP or Honorary Prelate of His Holiness. In short po ay Monsignor. So meron po tayong tatlong title ng Monsignor, Protonotary Apostolic, Honorary Prelate at saka Papal Chaplain. So, siya po ay doon po sa pangalawang level. Last entry po bilang pura ng Hagunoy was February 27, 1921 and nag-retire po siya sa Bulacan. So, yan po ang nakasahan sa ano. So, ito po yung kanyang assignment as a Monsignor. Nakalagay po sa Romans Acta Apostolica Sedis. So, yan po. Pangalan po niya inaroon kasama po ni Monsignor Eulogio Sanchez ng Archdiocese of Manila. Now, punta naman po tayo sa kamatayan. So, kung under question yung birthday, under question din yung araw ng kamatayan, unfortunately. So, kailan po ulit getting celebrate ng 100 years? November 23. Yun po ay dahil nakalagay din po yun sa Filipinos in History at sa unang marker. Kaso po, nung kami po ay nagahalungkat doon sa mismong opisina ng parokya, ito po yung Liber de Punctorum o yung pong aklat po ng mga patay ng simbahan. Ano po ang nakalagay diyan? Ang nakalagay po dito ay inilibing po siya, inilibing pa lang ha, inilibing po noong 30 de Nobyembre, so November 13. Tapos po, ang sabi dito, siya po ay taga San Jose. So, ibig sabihin po, posible po hindi na po siya sa Santa Ines Comela del Time. Diyan na po malapit sa simbahan. At ito po, ang nakalagay, Falecho, ibig sabihin namatay on 24 de este mes. In short, nag-celebrate po kayo last year in advance. Eh, hindi po ako ito. Yan po ay dokumento. So, kung titignan po natin, kung babasihin po natin yung document, ang tama dapat po ay November 10, 1839,
and November 24, 1923. Unless po makapag-provide ng NHI na birth certificate at death certificate, which is hindi ko rin po alam. Pero according po sa ating NAP sa National Archives, wala rin po silang makitang death certificate. Baka po yung mga taga-munisipyo, baka makakita po kayo. Hindi, mas maganda po, di ba? Pero so far, sa national level po, wala po tayong death certificate. So ibig sabihin, ano lang po ang ebidensya natin sa record ng kamatayan niya? Yung libro ng parokya. Yung libro ng mga patay ng parokya. So sinasabi po, dito po siya nakalibing. Since hindi na po natin matrace kung ano-ano pong mga bahagi po ng katawan ng mga taong nariyan, so ito po ay considered na lang po as a family grave. Di ba po? Kasi magkakasama na po siya. Now, punta po tayo sa Flores de Mayo. So, nariyan po ang kasaysayan ng Flores de Mayo na meron po tayo sa ating simbahan. Kabahin po nagkaroon ng Flores de Mayo dahil po sa spring. Diba dito po kasi sa Pilipinas, meron lang po tayo tag-araw at tag-ulan. Sa Europa po ay may apat na seasons. Ano nga ulit? Spring, summer, autumn, and winter. So ang basihan po lagi nito ay yung spring, yung pagkala ng mga bulaklak, pagsibol, yung tawag natin sa Tagalog. And meron po itong mga versions sa German at saka sa Roman, yung Maius. So, yung Roman month of Maius, yun po yung May. Doon po nanggaling yung buong pangalan po ng Mayo. At inaalay po ito sa isang diyosa na ang pangalan po ay Flora. Ang diyosa ng mga bulaklak. So, meron po mga pag-aalay ng ani or harvest. Tapos, meron po pag-aalay ng bulaklak para po sa kaluluwa ng mga namayapa. Nangyayari po lahat yung tuwing Mayo. So, noong pong dumating ang mga Kristiyano, alam po natin, ang practice po ng mga Kristiyano ay to Christianize, to baptize the pagan practices. So, connected na rin po ito doon sa nangyari po sa Flores de Mayo. Dahil po sa pagkilala po kay Maria bilang isang pinagmulan po ng bunga. So, saan po ba nagmumula-mula ang bunga? Sa isang bulaklak. Diba? Lalanta po na yung bulaklak saka magiging bunga. Diba yung mangga, bago maging mangga, naging bulaklak. So, ganun din po yung context nito. So, lahat po ng fathers of the church, San Agustin, St. John Damascene, Acatistus Hymns, lahat po yan, referred to Christ as the fruit and to Mary as the flower. Doon po nagsimula yung connection na yan. So, mula po sa Mayo, nagkaroon po ng pagtingin kay Maria bilang isang bulaklak. Upstart po tayo sa Middle Ages, nagkaroon po tuloy ng mga practice ang mga Germans at ang mga Italians, lalo na po ang mga Dominicans, ng pag-aalay ng bulaklak kay Mama Mary. So meron po dito ang account from the Dominicans. So from 1295 kay Blessed Heinrich Suess hanggang 1677. Ang maganda po dito ay itong 1677. Noong panahon po ng 1677, kapag po Mayo, dahil na po piyesta, magulo. Marami po mga hindi magagandang nangyari. Marami po nagpakataya, marami po nagiinuman, marami po mga gumagawa hindi maganda. So, ang ginawa po ng mga Dominican, sila po ay gumawa po ng tinatawag na communela. So, yun po yung early form ng Hijas y Caballeros. Samahan po ng mga kabataan na nag-aaya ng ibang mga kabataan na imbis na kayo po ay maglaseng at gumawa ng buwanono, pumunta po kayo simbahan, reflection, mag-alay ng bulaklak kay Maria. So, that po yan. So, 1677. Pagdating naman po sa tradisyon po na ito sa mga Jesuita, so, ang Jesuit po ang nag-start ng libro. Ang Dominican po yung nag-start ng practice, Jesuit yung nag-start ng libro. Yung pong nasalan na meron tayo. So, nag-start po yan ng 1679, pero ang pinakasikat po ay ito pong kay Padre Alfonso Mozzarelli. Pakiulit nga po, Mozzarelli. Bakit po mahalaga siya? Kasi po, dito po sa aklat ni Mozzarelli,
kinuha ni Sevilla yung kanyang sinulat. Kasi po yung isinulat po ni Mozzarelli, ito po ay translate into 130 editions in different languages. At kasama na po doon yung Spanish. So yung Spanish version ni Mozzarelli ay 1847. Tapos in-approve po ito ni Pope Pius the 7th, noong po 1815. So naging practice na po siya sa buong simbahan by 1815 na kapag Mayo, mag-aalay ng bulaklak kay Maria. Ngayon, yung sinasabi ko po dito na 1847, mahalaga po yun. Bakit? Kasi po, lahat po ng makikita nyo dun sa libro ni Mozzarelli in Spanish ay tinranslate ni Mariano Sevilla into Tagalog. So ngayon, kapag tinanong nyo po ako, ibig sabihin po ba nun, brother, ay yung libro po ni Sevilla po ay original, semi, ang sagot ko, hap-hap. Bakit? Kasi po, doon po sa libro po niya na Flores de Maria o Marikit na Bulaklak, isang malaking bahagi po doon ay translation kay Mozzarelli, as in exact translation, kasi kahit po yung mga reflection ay parehas na parehas. At meron po siyang original na contribution. So ano po yan? Kapag tinignan po natin to, yan po yung libro. So meron po tayo 1867, in-approve po ni Don Simon Ramirez, siya po yung secretary ni Archbishop Martinez. At ang pinaka earliest po natin na available copy is yung 1888 version. Ito po ang digitized na po. Hiningi po namin ang isang kaibigan from the Center of Southeast Asian Studies ng Kyoto University. Dinanay po namin ito sa simbahan sa parokya noong po 2021. So, may digital copy na po tayo niyan. So, kapag tinignan niyo po ito, ito po yung 31 days. Yan. So, yung 31 days ni Mozzarelli noong 1847, tapos Sevilla 1867, English translation. Parehas lahat. Not a single word is changed. So it is a perfect, almost perfect translation of the work of Mozzarelli. Ngayon, kapag po ba sinabi ko ng translation, ibig sabihin, ayun, inopera lang pala ni Sevilla yung sa mga gamong, taba ano? That's not bad. Why? Kasi po, it just proves na noong pong panahon yun, kaya na po ng mga Pilipino na tapatan ng mga foreigner sa pag-translate ng mga texts. Kasi dati po, ang tingin po ng mga pari, sila lang kung makakagawa niyan. Pero dahil nga po may mga Pilipinong pari na po na marunong, na maramaalam, ay nakaya na po ng isang Pilipinong pari, kagaya ni Sevilla, na mag-translate ng official text ng simbahan from Spanish to Tagalog. So that is a very good contribution. Hindi po siya pagbababa sa ginawa ni Sevilla. Spanish po yung Mozzarelli? Meron po, it's Italian, 1785, tapos po, nagkaroon po siya ng Spanish edition of 1847. So ibig sabihin po, one book was translated into 30 languages. Kasi talagang ito po yung pinakasikat na version ng Flores de Mayo. Now, ano po yung original na contribution ni Mariano Sevilla sa Flores de Mayo? Yun po yung walang iba kundi ang mga dalit. Kasi wala po yan dun sa libro ni Mozzarelli. So, in order to contextualize the Flores de Mayo for the Filipino people, gumawa po siya ng mga kanta, mga poems, at yan po yung alam po natin at alam po ninyo kasi kinanta po natin kanina. So, di ba? So, yan pong lahat ay kasama po doon. So, ibig sabihin, ito pong gawa po na ito ni Sevilla ay combination ng isang European translation at saka po isang original contribution. Paano po yung tono? Ayan po ang hindi po natin alam. Kasi po, ang text po, hindi po, yung text na available ay wala pong kasamang nota. So, kumbaga, yan po siguro ay development over time, pero hindi rin po natin alam po sa kanya galing yun. Kasi wala po tayong evidence at the moment. Now,
Ang isa pa pong pwede po natin pagbasihan po nito ay yung pong pagkakasunod-sunod. So, ito po yung pagkakasunod-sunod ayon dun sa libro. So, sabi po, may unang awit, rosaryo, litanya, ikalawang awit, pagbubunot sa sampalaran ng bulak-ulak, tapos po ay meron pong, ayan, may pang April 30, may pang May 1 to 31, tapos yung talit at pag-aalay, pagninilay, halimbawa, paghahandog yung hakulatorya na nandun po kay Sibin, na nandun po kay Monsarelli. Tapos po yung pag-aahay ng puso kay Maria ng June 1. So ano pong ibig sabihin ito mga kapatid? Ibig sabihin po, ang Flores de Mayo ay hindi lang po yung huling araw ng Mayo. Kasi akala ng mga tao, yung pong sagala at yung pong ano, yun na po yun. It's one month affair. Na minsan po, yung pong nakakalimutan ng maraming tao na it's supposed to be a monthly exercise. Ngayon po, naalala ko po yung sinabi ni Secretary kanina na nagkwento po si Bishop Villarojo ng kanyang experience po sa Flores de Mayo. Kasi po, sa Cebu po, sila po ang medyo mas nakapag-practice po na medyo mas solid na pinakamalapit doon sa original na practice ng Flores de Mayo. How do I say so? Kasi po, sa Visayas, ang Flores de Mayo po ay school for children. One month training course for children. Na sila ay tinuturuan ng katekismo sa loob ng isang buwan mula May 1 hanggang May 31. Bakit? Kasi po remember, pagdating po ng June, meron pong dalawang sineselebrate na mahalagang occasion. Ano po yon? Yung Corpus Christi Sunday at yung pong Sacred Heart of Jesus. So ibig sabihin, ang original plano na plano kung bakit kami Flores de Maria, kasi ihahanda mo yung mga bata for First Communion. Na, kayo po ang magsabi, nagagawa po ba? Diba? So yun po yung, kaya po natin na po ni Bishop yun. Pinag-usapan po namin yung one time. Kasi yun po, is as a catechism, a month of catechism, supposedly, for the children. Kaya po, ang nag-organize din po nito noong araw ay mga kabataan din. Para maaya po nila yung mga bata na mag-simba, mag-alay, etc. Now, isa pa pong maganda dito ay yung pag-aalay mismo. Yung pag-aalay po mismo, maganda po pala yung spirituality na meron dito. Di ba po ang pag-aalay ay hapon? Hapon, di ba? Hapon, walang bihira yung umaga nun. Bakit po? Kasi noong time po na yon, ang misa po na Trident Time Mass ay umaga lang. Walang gabi. Pwera lang kapag vigil ng solemnity. So ano po ang nangyayari? So ang pag-aalay po laging hapon. Tapos, maganda rin po na hapon talaga siya. Bakit? Di ba mag-aalay ka ng bulaklak? Supposedly, kapag nag-aalay ka ng bulaklak, yung bulaklak na yun, yun yung magandang bagay na ginawa mo nung araw na yun. Kaya kung ikaw yung mag-aalay ng corona, ibig sabihin, ikaw dapat yung pinakamaraming ginawang mabuti. Kung ikaw yung sponsor, ikaw yung benefactor, ikaw yung hermana, ibig sabihin, marami kang ginawang mabuti kasi marami kang ibinigay sa simbahan. So, supposedly, that is the original plan. Ngayon, hindi ko alam kung ano pong ginagawa natin doon. Pero yun po yung original na set up. Now, the question of the image. Kadalasan po, marami nang tatanong sa akin, ano po ba talaga ang imahe ng Flores de Mayo? Wala pong inilagay si Sevilla ni si Mozzarelli po na specific na imahe ng Flores de Mayo. So, ibig sabihin, kahit anong Marian image ito. So, noong time po nag-alay po, unang alay po dito noong 1865, hindi po natin alam kung yung pupang Arcadian Assumption yun o ibang birhen na nasa loob ng simbahan. We cannot say for sure unless it is written. Pero it's not. Pero, meron po kami nakita habang kami po ay nag-search regarding this. Kasi, ito pong 1888 na kopya, kung makita nyo po, yung birhen po yung nakaganon. Ang tawag po sa postura po na ito ay distribution of grace na siya ay nagiging daluyan ng biyaya ng ibang tao. Now, sa Spain po, ang hinahalayan po ng Flores de Mayo ay ito pong imahe na ito.
sa Madrid, sa Church of St. Ginés. Ang pangalan po ng Birhen yun ay La Virgen Amor Hermoso, Our Lady of the Beautiful Love. At kaya po mahalaga po yung Our Lady of the Beautiful Love kasi kapag tinignan po natin yung Marian Almanacs from 1920 to 1940s, ang nakalagay po sa Marian Almanac po natin ay May 31, Fiesta de la Nuestra Señora la Virgen Amor Hermoso. So ibig sabihin po, kaya po nagkaroon ng popularity yung pag-alay po sa Birhen na nakalahad yung kamay kasi meron po siyang version sa Espanya. Ngayon, noong pong nasa Pilipinas na, ano po yung kamukha noon? Yung pong La Virgen Medalla Milagrosa. Na noong panahon po na yon ay hindi po ganun kalaking image kasi ang gusto po ng mga Vincentians, dinadala po siya sa mga bahay. Kaya po, ang nauso po at nakilala ng tao, eh ito pong Birhen na nakalaad ang kamay. So yun po ang naging ano natin dyan. And it is also connected sa mga opisyal na samahan na promote ng Flores de Mayo. So, meron po tayo yung tinatag ni Sevilla noong 1865, yung dito sa parokya, yung Ihas, ngayon ang Ihas y Caballeros de María. Pero hindi lang po sila ang nagpo-promote ng Flores de Mayo. Ang meron pang nag-promotion ng Flores de Mayo ay ito pong tatlo pa. Ano po yun? Una, yung Congregation Mariana or yung Sodality of Mary na tinatag po ng mga Jesuit. Yun po yung ngayon po, ang successor po nila ay yung nasa Ateneo po yung Christian Family Life Association of the Philippines. CLSP. So sila po yung ngayon. Then meron po tayong Hijos y Hijas de María ng Vincentians at alam po natin sila ngayon as the Children of Mary Immaculate. At yung panghuli po ay yung Legion of Mary na Vincentians din po ang tumulong magtatag. Kaya po during this time na nag-research po kami, we are in close collaboration with Father Choy Limoco of the Miraculous Medal Apostolate kasi technically po, malaki ang ambag ng mga Vincentian sa pag-promote ng Flores de Mayo. Kaya ayan po. So ayan po ang current po na alam natin na development ng Flores de Mayo at ang contribution po ni Father Mariano Sevilla. So ngayon, ang alam natin, may mga imahe na po na kinoronahan at yung dinideclare pong shrine. So yung Birhen de las Flores de Pasig noong 2014. Then we have the Birhen de las Flores of Umawe in 2020. Then we have the Coronation and the Shrine of Bulacan-Bulacan in 2020. So yan po ang current po na kaalaman natin today regarding the research on the Flores de Mayo. Yun lamang po at maraming salamat. Mayroon po ba kayong tanong? Hindi na mabit ang kabalero. Kasi po yung time po na yung ihas lang po talaga siya. So nung time po na yung babae lang po, tapos hindi pa po namin alam kung kailan nag-start magkaroon ng lalaki, pero most probably this is ang mga parish priest decided na dapat mag-incohen po siya. Pero before po, it started with young women. Yeah. Yes po? Siguro, kukunay po yung magiging po ang kanyang spiritual director bago siya mag-ordinahan ng isang Vincentian din po. So siguro through him, that spiritual director, ay nakilala niya ang Birhen Medalla. Yes, kasi doon din po yung noong taon po na dumating ang mga Vincentian dito, di ba po, 1862, yun din po yung time na inintroduce po nila ang Our Lady of the Miraculous Medal sa mga seminaryo. Di ba po, sabi ko sa inyo, during the time, seminaryo sila. So, ito pong Our Lady of the Miraculous Medal ay ipinakilala sa mga magpapare. So, most probably, may connection din po yun. Yes. Yes po. Hello. I-share ko lang, noong mga bandang 1995 ay nag-attend ako ng isang meeting sa Naples. Okay. Pinabutan ako doon ng weekend. So,
pumunta ako sa simbahan ng Naples noong Sabado ng hapon. At inabutan ko na nag-aalay sila ng bulaklak para may paalay natin dito. Nice, opo. Yes po, Tita. Yung tungkol dun sa pag-aalay ng bulaklak based sa good deeds, hanggang anong panahon na ganun yung motive o yung kaalaman ng sambayan ng Katoliko sa Pilipinas o sa Bulacan na kaya nila ginagawa yung Dolores de Mayo kasi yun yung primary reason. Base po yun dun sa kung hanggang kailan po ginamit yung libro ni Sevilla po. Kasi after po ni Sevilla, marami ng ibang version na lumabas. Diba po yung version po ni Monsignor Vengo, we have the version of Monsignor Andy. So parang from there po, mas naging generic na po siya. Parang ganun po. Pero ito pong intention po na ito ni Sevilla, na nanggaling din po kay Mozzarelli, ay hanggang sa kung kailan po ginagamit yung libro. Mga anong time po yun? Anong year? Most probably po, kung nag-emerge po si Monsignor Kim, work ni Monsignor Vengo around the 1970s, probably around that time. Pero, just to take note po, meron po mga parokya na hanggang ngayon po ay hindi po naputol ang paggamit nitong libro ni Sevilla. And we have one case study for that, Amono Rizal, St. Clement Parish. So, di ba po meron po silang sariling birhen, yung pong birhen ng pagbati, na ito po ay throughout the liturgical seasons. So, siya yung ginagamit ng Easter, Advent, tuloy-tuloy. So, parang ano siya. Tapos, yung pong Flores de Mayo nila doon, yung pong kanilang understanding ng pag-aalay is the same. Still the same. Follow-up na po. Yes. So, dito sa Bulacan, parang meron pa bang ganun yung akong knowledge or knowledge? Well, based po sa ano, kung binabasa po natin ng ano yung libro, supposedly po ay supposedly po ay mis-dacistic po yung knowledge na yun. Pero syempre po, alam po natin na lahat po kasi ng movement na ito ay depende din po sa pastoral need po ng parokya. So, posible po na hindi po kasi Mayo na ngayon panahon na ito yung first communion period ng mga bata. So, depende po yun sa pastoral need po ng ating simbahan. So, kunwari po, kung magkakaroon man ng revival ng ganoong practice, so maganda po, i-coordinate po yun sa pura-paroko po ng simbahan. Para siya po ang mag-revive po doon. Sir, revival meaning hindi na yun ang napapractice? It depends kasi hindi ko rin po masabi sa current situation kung napapractice po siya o hindi. So, malalaman ko lang po yun kung sasamahan ko po kayo na lagi. Pero since I am an outsider, so hindi ko po masasabi yun. Pero by kapag sinabi ko po revival kasi dahil na po hindi na po nagagamit yung libro na ito gaya ng time na yun. Yes. First communion, brother, balik ako sa ngayon, ang practice kasi ang Pasca na nag-handle ng first communion. Yan na po eh. So yun na po yung sinasabi ko sa inyo, nagde-develop siya in time. So maganda bago pa po sa ating lahat. Mula po ako sa parokya ng Nuestra Señora del Rosario sa Bulungguban, Iquito. Which is, sabi ko nga, I always claim pag nag-meeting kami, ay bahagi rin kami dati. Ang bayan ng Iquito ay bahagi ng Bulacan. Yes. Kaya po, yung itong Flores de Mayo, sabi ko nga, nung way back, early 1980s kasi, so yun yung kabataan ako. So, obviously, no, ilan na rin po ako. So, inabot ko itong ng pag-aalay na pinapakit natin na tuwing hapon. Nakagisnan ko yun doon sa amin na noon ay bisita pa lamang. Yung practice na yun ngayon, pag tuwing hapon, no, yung mga bata, buong buwan yun na, ano, kaya nang hindi ko gano'n man ko, yung sinasabi nga ng libro na, eto nga, natutuwa nga ako kasi, naging bahagi kami because of, ako naman ay Knights of Columbus na yun, na member ng Father Mariano Sevilla. Ay noon, hindi na, mas na, lumaling yung kaalaman na, yun nga. At ako rin,
may sinama akong mga kabataan namin na ayan sa na galing ng SBBC. Sabi ko, nung palang pinag-uusapan namin, sabi ko, isasama ko kayo sa forecast to learn kasi kayo yung magmamana niyan na magpapatuloy na, which is sabi ko nga, nabanggit nga no, ni Bishop, no, isa niya, sabi niya, ang nangyayari ngayon, Bishop, is nagiging passion no, even sa pagsusot ng damit. Pero nung panahon na inawit ko, which is kasi sa amin ay, hindi ko alam ko lahat, no, yung pinaka tampok niya ng ano, Reina ay yung Rosa Mystica kung sa amin no doon sa ano yung pinakahuling ano na sa galahan ang title niya ay salita niya ng Mahal na Birhen and then ang pinakatitula ay yung Rosa Mystica yun yung naging Rosa Mystica kasi yung kapatid ko doon so ganon isang buwan talaga kami na nasituting hapon dangan nga lang ngayon naging parokya kami. Pagkatapos ng misa sa umaga, kaya kagaya kanina umaga, so parang medyo nalulupat na kasi pagkatapos ng misa, eh hindi na yung mga kabataan kasi sino yung nagsimba, which is umaga. Sabi ko, paano makakaniyong kabataan kung may titignan natin sa panahon ngayon, minsan may pasok pa yun. Kagaya ngayon na bago yung school calendar natin. Pero before, Mayo is bakasyon na, around April, graduation, Mayo talaga. Kaya nakatulog ko yung kabataan. Kaya sabi ko ako nalulungkot. Sabi ko, gusto ko, about my part, sabi ko gusto ko mabuhay ulit. Yun yung talagang tradisyon nito. At tikit pa nga makakalit. Yung talagang ulit, hanggang maaari yun. Siguro, part na nga yun ay magkaroon ng parang revival regarding ito. So, at yun nga, sa pagkakataon ng doktor, follower ako ni Brother Ivan. So, natutuwa kasi, hindi, meron po kasi, sasamantalahin ko yung pagkakataon. Kasi, naiyaan na sa amin ng pari namin, naming imahin doon, which is Islam Pashet. So, sabi ko, basically, wala kaming malinaw kung kailan ba ito na ano. Eh, eto. Tasamahin talagin ko na yung pagkakataon, baka in the near future, matulungan kami regarding doon. Kasi, pinapangarap din namin na magkaroon naman ng ano, Episcopal, ano, ng aming Santo Rosario, which is marami nang nagpatunay na matatanda. Yung nga lang namatay na iba, hindi namin na alam na kasi honestly, hindi siguro yung nagdaang inatasyon, hindi sila gamit ka ano na mahal ka pala ito na dapat na ito po kung ito po mga so yun, so far po yun. Kaya sabi ko nga, very interested ako dito sa Flores de Mayo kasi gusto kong doon sa aming parokya, which is yun yung Marian Parish lang sa bayan ng salamat po. Magandang umaga po at napakagandang lecture na namin na pakinggan natin. Amen po. Meron lang po akong gustong linawin. Yes po. Kila may narinig ako sa parte ng lecture ninyo na hindi pinayagan yung priest dahil yung papayag ay isang pason. Ah, si Governor General Rafael Izquierdo po kasi ay isang kilala po talaga na pason. Freemason, noong time po na yun na ang description po according to the studies of Father Emilio Quinatak. Hello po. Medyo. Hindi na lang battery. Ayaw po ako ipaliwanag sa akin. Mamatay-matay po siya eh. Hello, ba't na? Yan, hello po. Yan. So, may time po kasi na during na yung meron pong phase ang Freemasons during the time na medyo ano po talaga na medyo anti-friar or anti-cleric. Kaya po there was a assumption na kaya po hindi po sila pinayagan na ma-pardon ay dahil po doon sa status po na iyon.
na Rafael Izquierdo was a renowned Freemason. Pero that is a side comment, kumbaga, noong pong mga scholars during that time. Yeah. Ah, yung pong Mason ni Ate Greg. Alam po, meron po siyang mga evidences during that time. Pero sabi ko nga po, that is during that time. So, ibig sabihin po, hindi po necessarily na ganun pa rin po ang perspective pagdating po sa mga Masons po at the moment. Kasi meron po tayong mga mas recent po na proclamations ng simbahan regarding Freemasonry. Yes po. Asiya na po. Padre Rico Trinidad po, maraming salamat. Pagkasalanan tayo kay Brother Ayuel sa magandang research po niya tungkol sa buhay po ni Padre Mariano Sevilla, lalo na sa devotion sa Dolores de Maria o Dolores de Mayo. So, Brother Ayuel, sa bati ba sa new resource, bukod sa mga tala ng buhay ni Padre Mariano Sevilla, meron ba tayong makukuwang dahilan o mga exemplary na halimbawa ng kanyang pagsasabay ng kabanal na po pwede natin isulong na itong si Padre Mariano Sevilla ay pwede natin ipasok bilang kandidato, bilang pagiging isang santo? Kasi kung titignan natin yung kanyang mga record, ay maraming pagkilala sa kanya na naging isang magandang halimbawa siya ng pare. Parang katuloy sa case si Padre McGinty. Na ito, si Padre Mariano Sevilla, kaya siya binigyan siya ng pagkilala bilang Monsignor nung panahon yun, nung 1923. Kasi nakita yung kanyang kontribusyon. Hindi lang sa, kasi kung titignan natin sa kasaysayan, nung panahon ng Manolo's Constitution, itong si Apolinario Mabini, ay gusto niya ang simbahang Katoliko ay maging hawak ng gobyerno, National Church. At doon ay namuno si Gregorio Aglipa. Which is sa kabilang banda, lumalabas siya sa kasulatan, sa kasaysayan, itong grupo ni Gregorio Sicania, ni Sevilla, Mariano Sevilla, siya ang manindigan na bagama tayo mga makabayang Pilipino na mga pari, hindi namamahulugan na tayo ay laban sa simbahang Katoliko. So, pinakita niya na sa kanyang buhay bilang isang pari, yung katapatan sa kanyang misyon. At siguro isang aspeto rin na dapat na makita natin, yung sinulat niyang translation ng dasal tungkol sa Dolores de Maria, ay nagsulat niya dati isang kilalang istorya na pari dito sa Bulacan, si Monsignor Andrade, na kung saan sinasabi niya, yun daw salitang kalayaan na ginamit ng mga katipunero ay hinako sa aklat ng Flores de Maria noong 15 araw. Na yun daw salitang German na Fahrenheit, Liberté, ng Pranses ay tinaraslate niya bilang kalayawan, kalayaan. Which is ito naman ang na-pick up noong kasama niyang pare na si Toribio del Pilar na kapatid ni Mariano ni Marcelo del Pilar doon sa kanilang solidaridad at pagkatapos ginamit naman doon sa diary ng katipunan yung salitang kalayaan. So kaya itong si mapapasin nyo, itong si Mariano Sevilla laging na-involve sa usaping politikal kasi talagang siya ay makabayan. Pero ang kanyang pagiging makabayan ay hindi na mahugang labang sa simbahan. Kundi ito ay pakikipaglaban, paninindigan ng mga Pilipino ay mayroong dignidad na kapantay ng mga Espanyol, lalo na sa usapin ng mga pagiging pari. So yun ang aking, sa iyong research ba, positiva, na meron bang mga ebidensya na may papakita tayo na kung dumating man ang panahon, hindi lang natin pinag-uusapan dito si Padre Mariano Sevilla bilang isang mahusay na pare, manunulat, promotor ng Flores de Maria,
hindi lang makabayan, kundi isang santo. Ang nakikita po natin, Father, kasi di ba po, ang pagbabasihan po natin sa kanya ay yung pong holiness of life na ipinakita po niya doon sa kanyang ministry. Although meron po tayong mga evidences at marami sa mga evidences po na yun ay nakapuntak, naka-link po doon sa kanyang gawain po bilang isang manunulat, isang pari noong before 1901. Ang isa po pwede po natin makitang siguro po ay mas laliman pa po lalo ay yung kanya pong ministeryo po bilang parish priest sa Habunoy mula 1901 hanggang 1921. Bakit po? Kasi po doon po natin mas makikita yung medyo mas settled, yung mas ordinary, hindi ko sinasabi na ordinary bilang plague, pero ordinary kumbaga yung normal circumstances na makikita po si Mariano Sevilla bilang isang pastor, isang ano sa mga tao. So, if ever po na kung magkaroon man po na mas malalim pa po na pagtingin sa kanyang, hindi lang po sa writings niya, kundi pati rin po doon sa kanyang po exemplary life, feeling ko po, I think, based po sa kanyang life story, pwede pa po natin mas mahalukat ito doon po sa bahagi na yun ng kanyang buhay. Yung from latter exile towards his death. Para po mas ma-explore pa po natin kung ano na po yung nangyari sa kanya. Kasi meron pong phase si Mariano Sevilla na pre-persecution. Persecution or the, as kumbaga ay siya po ay nag-undergo po ng exile, nag-undergo po ng pressure. Tapos yung settled na po siya as a ordinary pastor. So, kumbaga po, kung magkakaroon po ng exploration po sa kanyang possible sainthood, hindi lang po yung both half. Yung half po na siya po ay naging isang manunulat, isang tagapagturo, at yung portion po na siya po ay isang naging parish priest sa kanya pong parokya po sa Habunoy, Bulacan. Yun pong possible po nakita ko ng Diyan Father. Hopefully po, pumunta po kayo na Habunoy. Joke lang po. So, yun po. Siguro sabihin ko lang din. Kapag kasi nung nag-retire na siya ay sa San Jose. Oo, makaarap ko kaya siya nalibig kasama nila Miss Iran eh baka sa bahay ni Miss Iran siya tumira. Yung lumang bahay po yan sa tabi ng kanto na may tindahan ng donut sa ilalim ngayon. Eh, inabunta ko po yung lumang bahay na yun. So, si Miss Iran was a pioneer teacher at the Gregorio del Pilar Elementary. Paparate na po natin yung bahay mamaya. Joke po! Yes po. Yeah, now, good morning po. Tanong ko lang po, brother, na maraming po nakiklaim na kung saan po talaga nagsimula yung practice ng Flores de Maria. Di po sa Sipo, sa Visaya, at tayo po mga taga-Bulacan ay sa ating loob po talaga. Saan po ba talaga po unang ginawa yung practice po? Well, ano po, ito po, isa rin po talaga sa mga medyo sensitive matter po kasi kung tutusin po, ang pagsimula po ng isang pious practice sa Pilipinas ay regional. Hindi siya, di mo masasabi talaga na ito yung unang-una kasi depende yon kung kailan dumating yung unang libro translated into that language. For example po, ang unang libro po ng Bisaya ng Flores de Mayo ay dumating din po noong taong 1865. So ibig sabihin po, ito pong gawa po na ito ni Fray Manuel Mejia. Yes, na from the parish of St. Michael the Archangel in San Miguel Iloilo, siya pong parish priest, is arrived at the same time as Sevilla here in the Tagalog region. So ibig sabihin po, ang pag-introduce po talaga natin ng Flores de Mayo ay by region. Tulad din po ng pag-introduce ang iba't ibang mga common practices. Kung ano yung novena kay Gantong Santo, nakilala lang po siya doon sa lugar na ito. Na-translate lang po siya sa wika Tagalog, na-translate siya sa wika Cebuano, na-translate siya sa wika Pamakawabangan, etc. So, kung tatanungin niyo po ako doon sa pinaka-unang-una,
wala po ako talaga masasabing pinakauna kasi technically for me, lahat po yan ay sabay-sabay dumating sa Pilipinas. Pero, kaya nga po nakalagay dito ay sabayang katagalugan kasi po, technically talaga, ito po yung unang translation in Tagalog. Na ang sakop po noon ay mula po Central Luzon hanggang Southern Luzon. So at least po yun, yun po ang masasiguro ako sa inyo. Yun po ang masasiguro ako sa inyo. So yun po. At saka, kung titignan ko po yung ibang mga sample ng mga Flores de Mayo na libro sa iba pong mga wika sa Binisaya, actually, hindi po nila ginamit si Mussarelli. Gumawa po yung pare ng sarili ng version based po sa litany of Loreto. So, etong Quesadilla, ito po yung nanggaling doon sa pinaka-kilala na version. Yun po ang masasabi ko. Ngayon, paano naman po yung Flores de Mayo in other provinces? Sa Bicol region po, they never changed ng English. Spanish pa rin po ang ginagamit nila na ngayon. Tapos po sa Gawing Ilong, nagkaroon na po ng mga Latin translations, pero ibang mga pari na po ang gumawa nila. Pero, ang pinakamaaga ay yung itong dalawa. Yung Tagalog, kay Mariano Sevilla, 1865. Tapos yung 1865 na libro ni Father and Fry Mejia ng Iloilo. Yes po. Kanina ko eh, namin na pag-git na parang fashion show na lang ngayon. So siguro, tatong ko rin, kaya doon ba nagkaroon ng saga lang ang konsepto or component ang Flores de Maria? Siguro, para galing sa lahat, ano bang kaibahan ng Santa Cruzan sa Flores de Maria? Okay. Santa Cruzan po is celebrated because of the Fiesta de la Invention de Santa Cruz, Invention of the Cross, when St. Helena found the cross on May 3. So, in short po, kaya po siya nagkahilo kasi po siya po ay pinagsasama-sama po ng ilang mga pari. Na hindi rin naman po natin maano kasi po may mga economic reasons. Pero, marami na pong bayan ngayon and ang pinakamagandang sample po na masasabi ko sa inyo ay sa Diocesan Shrine of St. Mary Magdalene sa Pinoy de Rizal na sineselebrate po talaga nila ito ng Ubod. So, kunwari po, di ba yung alam po natin na sa galahan na magkahalo yung characters ng Santa Cruzan, sina Metusela, sina ano, sa ayong mga Ave Maria, ganyan. Doon po sa Pililya, punta po kayo doon, magkahiwalay po sila. Kasi po, inayos na po nila yun noon pa na dapat po siya po inakabukod. So, nataon lang po talaga na it is a confusion brought by the economic factors. Pero yun nga po, lahat po yan ay dumidepende din po talaga sa kung ano po ang mapagkakasunduan po ninyo ng inyong parish priest. So we have to also ano, consider the pastoral side to this matter. So pero, kung historians point of view po ang pagbabasihan natin, syempre, mas maganda iwalay. Kasi wala pong kinalaman ng Santa Cruzan sa Flores de Mayo. Okay. Yes po. Siguro po sa harapan ito, ako po yung pinakamatanda. Amen. ako po ay pastor noong 1950s at teenager noong 1960s. Magkahiwalay po dito sa ating bayan, yung Flores de Mayo at Santa Rosa noong mga panahon yun. Malaking-malaking po yung nakikita natin ng bahan na nagagawa. At ang tatlo ko pong nakatanan ng mapatid ay miyembro ng Ihas de Maria. Malapang punong kabalyeros. May lalalaki yung kabalyeros eh. So, noong 1950s, 1960s, ang Ihas de Maria po ang namamahala sa Flores de Mayo. Kung ilang po yung miyembro ng Ihas de Maria, hinahati-hati po iyon sa 30 isang araw. At sila po yung namamahala doon sa araw-araw ng pag-aalay ng bulaklak. Napakaganda po ng ginagawa doon. Alam ko ni Sekboyan.
Ignatius de Maria na naka-assign sa bawat araw. May dalawang basket yan. Pumupunta sa bahay-bahay ng hihingi ng bulaklak doon sa mga gardens. Siguro kami namin sa ito ay ang nakakita noon. Tapos, ang mga bahayan po kasi noon, medyo malalaki bakuran, nakagawian ako ng mga nanay at ng mga anak na babae. Tanim po ng tanim kasi inaasahan nila na pagdating ng Mayo, makapagbigay sila ng maraming bulaklak. Hindi po, nakita ko po yung pagbabago eh. Nung mga bandang 1970 at 1980, binibili na po sa Dangwa. Yung pinamimigay sa ano, sa simbahan, binibili na lang. Pero nung 50s and 60s, kinukuha po talaga sa mga bakuran. At saka, ang dami pong metanin, ivory. Kasi yung ginagawa ng ano, corona. Ngayon, dadagaw na lang yata na kikita kong tanim na ivory doon sa kakain ko nila kayo nga, tsaka din na happy young. Doon na lang ako nakakakain na sa ivory. Pero noong parang yun, halos po lahat yun. Kapuran. Nakukuha po mga iya, santan, dos amantes, lahat ng klase ng bulaklak. Nakaligay po sa basket ko na yan. Pagdating po lang ako sa simbahan. So, yung pagbabago yung nakita ko, wala na, hindi na ganun ang nangyayari ngayon, puro bitin. Hello po, sir. Sundan ko lang po yung sinabi ni na ating dating mayor, Amelio Villegas. Ako po ay naging pangulo ng ASC Caballero. Hindi ko na po sasabihin kung anong taon. Kasi baka sabihin ko na ako matanda, may mas matanda sa akin. Nandun sa likod, tsaka nasa likod. Naabutan ko po kasi po yung ganong sistema sa higpit ng paggabay sa amin ng mga last sisters, Tita Yayam, tsaka yung mga matatanda dito sa gilid ng munisipyo, puro patay na sila at salud. Sila yung nagagayin sa amin kung paano gagawin yung tamang ritual sa pag-aalay ng bulaklak. Kailangan sakto alas 4 magsisimula. Tapos ang mga bulaklak na inaalay namin ay bilhin ang binibili. Bagus ito ay kinukuha lamang sa bakuran. Ganun po nung araw. Kung naabutan yung gladiola, puso-puso ang gladiola dito sa Bulacan-Bulacan. Yung bulaklak ng water lily, puso-puso, inaalay po iyan sa altar ng Milagrosa. Noon po, alas 4, kailangan matapos ito bago magtakip siling. Kaya ang kumakanta po noon ng paalam, ano ba yun? Oo, oh, yun. Bati yun ang huling awit. Yun po, naalala ko po. No? Waybak po. Sana sa IHAS at kabalero sa nandito ngayon, sana, kasi babago nga naman talaga yan sa pare kung sino napupunta dito. Pero ang tradisyon, nawawala na. Napupunta na ng ganito, ganyan. Pero sa totoo lang, may meaning po kasi bakit alas 4 at bakit kailangan matapos bago mag-alas 6, bago dasalin ang orasyon o ang Regina Jelly. Actually, sa totoo lang, diyan ko nga nakabisado ang Regina Jelly. Tsaka diyan ko nga nakabisado ang pagkanta ng Salve Regina na Latin. Dahil ganun kahimpit ang matatanda ng araw. Ngayon, makapatay na sila, kaya ko na po nasasabi para makaano nga makatulong. At kanina na pag-uusapan tungkol doon po sa sinasabi, nagiging passion show na lang. Ako po, nung naging Pangulo, ang pinasagala ko lamang ay ang bawat SPPC. Hindi na po kumuha sa mga organization, pagpunan ano pa. At kung hindi nyo maitatanong, ang pangalan lamang noon sa sagalaan ay ang PE, Esperanza, Caridad, at ang Bisikang Pandaan. Wala akong pangalan ng iba, bakos nakatuon sa hawak nilang bulaklak para ialay sa mga nabirin. Ang nangyayari ngayon, malaki na ang corona, malaki pa sa corona ng mga nabirin.
maganda ang gayak, mas maganda pa ka sa kasuputan ng mahal na Birhen. Pero nawawala kasi yung talagang mensahe ng Flores de Maria na sa mahal na Birhen dapat nakatuon ang okasyon na ito. Kaya nga tayo nag-aalay ng bulaklak. Noon, wala kayong makikita ang korona ganun. Palakihan ng korona ng bulaklak. Hindi po ba ngayon? Opo. May picture po tayo niyan. Kung makasabihin nyo, makagawa-gawa lang. Ayan si Seth. Tapos si, ayan si Tito Boy Salamong. Kung hindi ako nagkakamali, Tito Salamas. Si Jen. Ang kapangulo niya po niyon, tsahin ko po si Marita Gonzalez. Ang taga sa Nicola. May picture po kung hawak nila. Ganun po ang mga kasugutan nila. P, Esperanza Caridad at bisitang pandangan lamang. Noon nga, lima lang ang sagala. Puro sa nakikita ko sa picture, noong unong araw, lima lang ang sagala. Dahil nakadoon lang sila doon sa nagpaparangal sa Manabirin. At ang pinakatuon doon ng ihas, yung mga kababayan na sa una, dala-dala ang estandarte at ang lahat ng kabalyeros ay nasa karo lamang. Ganun po noon. Sasabihin ko po ang taon, 1994 po yan, ako po yung una nag-ihas, naging pangulo ko 2020. Ganun, nakabutan ko pa yung ganun sistema. Tapos po, katulad niyan, ang kasugutan po natin, yung medal. Ang medal po, yung nga ano, ay isinusuot sa kababaihan. At ang para sa lalaki, ipinipin. Sabi po sa akin ni Father Chaylina, may minintindi po yan. Kaya kung ipinipin nyo sa lalaki, tinatanggap niya ang pagiging kabaleros sa paglilingkod sa mahal na Birhen. At yung pagsusuot naman po ang karaniwan dahil nga po sa medalya Milagrosa. Ngayon po nakita po ang ating mga kabaleros na kaganyan. Wala naman po problema siguro sa lumalakad yung ating panahon, nagiging modern na. Yun po. Yun lamang po, sana nakatulong ang aking share sa inyong lahat. Thank you po. Magandang umaga po sa lahat. Hindi na ako mahiyang magsalita kasi may mga nauna na sa akin na Mamel, ang aking paborito guro. Yan po. Mag-share po ako dun sa sinabi nilang mga practices po nung dati kasi dati po akong pamunuan din ng ihas. Mas ahead ako kay Don si Hal Gilbert. 1980s po. Ako okay lang naman po. 80s po. 80s po ako naging pangalawang pangulo ng IHAS. So, yan, hindi nila alam. Akala nila hindi ako IHAS. Bali, ang time po namin siguro nagsimula yung medyo konting na modernize na ng konti. Pero still, ang time namin,